Good afternoon, Queen. Good afternoon po. Oo, si Attorney Ilaya to ng Wanted sa radyo. Opo. Nare-reklamo mo ang iyong stepfather? Opo. Okay. Kasama mo ang stepfather mo sa bahay, tama? Opo. So, doon ka niya minomolest siya? Opo. Kailan ka pa niya minomolest siya? Matagal na po. Mga isang taon na po. Anong ginagawa sa iyong pangomolest siya, Queen? Hinahalikan po sa leeg. Hinahawakan sa dibdib po. Tuwing kailan niya to ginagawa? Pag umaalis po yung mama ko at saka yung mga kapatid ko po. Ah, pag kayo lang naiiwan sa bahay? Opo. Anong ginagawa mo habang ginagawa niya sa iyo to? Wala po. Anong sinasabi niya kapag ginagawa niya to sa iyo? Wala po. Hindi ka makapalag, hindi ka makalaban? Hindi po. Tinatakot ka ba niya habang ginagawa niya to? Hindi po. Sinasabihan ka ba niya na huwag magsusumbong? Hindi po. Paano nagsimula to last year? Sinasabi niya po kung kaya pakis, sinasabi niya po ganun pero umiiwas po ako. Yung ginagawa niya po. Pero madalas, simula nung nasimulan niya last year, madalas niya nang nagagawa to sa'yo? Opo, tuwing maalis po yung mama ko. Hindi ka ba nagreklamo sa mami mo? Hindi po, hindi ko po sinabi. Okay, si meron kang ate, tama? Opo. Sa tingin mo ba ginagawa rin sa ate mo to? Sinabi po ng ate ko, ginawa po yun isang beses sa kanya. Sinong nauna na mabiktima nito ni ano, nitong stepfather mo? Ako. Ikaw. Okay, napagkwentuhan nyo na may ginagawa nga? Po. Nagsumbong ka na sa ate mo? Hindi pa po. Pero paano niya nasabi sa'yo na ginagawa, yun nga, na minomolest siya din siya? Sinabi niya po nun yung nakainom po siya nun, yung kami-kami lang po. Sa madalit sabi, wala pang, ang nanay mo, walang alam na sa nangyayari, sa ginagawa ng stepfather mo? Opo, wala po. Okay. Si, paano ka nakapagsumbong? Lola ko sa chat po noon araw. Chinat mo yung lola mo. Ngayon, nasa lola mo ikaw ngayon? Opo. Okay, ang lolo at lola mo, alam na nila ngayon? Opo. Okay. Kailan ang huling episode ng abuse sa'yo, ng pangamolesya sa'yo? Yung isang araw po. Anong gusto mong gawin? Gusto mong kasuhan yung stepfather mo? Opo. Okay. Sige, gagawin natin yan. Si ate mo pala, asan si ate mo ngayon? Nasa bahay po namin kasama po yung mama ko at saka stepfather po. Sir Alan, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Opo, Attorney Gabriel Ilaya po ng Wanted sa radyo, sir. Wanted? Sir. Opo, sir. Nasa kabilang linya po natin si ano, no? Yung stepdaughter nyo, si Queen. Nire-reklamo ho kayo, sir, na isang taon nyo na daw huminomolest siya itong bata. Nasaan pa siya ngayon, sir? Pumunta naman siya doon sa kuan, sa lola nila. Hindi, sir, eto nga, nagsumbong nga ho sa lolo't lola, kaya ho lumapit sa programa, ano. Nire-reklamo ho kayo na minomolesta nyo daw, hinahalikan nyo daw sa leeg, at hinahawakan ng kanyang dibdib, isang taon na. Ay, wala po, sir. Mga joke-joke lang yun sa chat, sir. Anong joke-joke sa chat? Wala po akong ginagawang ganyan, sir. Eh, bakit sa tingin nyo isusumbong kayo ng bata? Ay, napapagalitan kasi sila dito nyan. Kakagawa niya lang po sa akin ng isang araw yan. Wala pong joke-joke doon. Oh, sir, hindi ho ano ha, hindi ho joke-joke itong mga allegation sa inyo. Kaya ako sa inyo, piliin nyo ho ang sasabihin nyo, ang isasagot nyo sa mga tanong ko. Sir, sinasabi ho dito, isang taon nyo nang minomolest siya si Queen at si Princess ay may isang beses nyo na raw minolest siya. Sir, ano ho masasabi nyo doon? Wala naman, sir. Taon pa lang naman dito yan, sir. Dito lang kami naman lahat. Kaya nga po, sir, isang taon nyo na daw huminomolest siya, sir. Sa madalit sabi, sir. Sa mga yan, dito yan, sir, pag naglalambingan kami dito, yung mga tiyan, ginukurot ko, ganyan, pagka dumadaan ako. Hindi. Well, sir, yung mama kasi nila, kaminsan, na pinapagalitan sila kasi hindi sila nagmo-module, ganyan. Pero ko lang, nagsisimangot sila, yun na lang dinodok ko para matanggal yung mga sekwan nila. O, pakis nga, Queen, ganun lang naman. Pero sir... Kagaya kanina, umalis dito, nag-kiss pa sa akin, pumunta sila dun sa kwan, sa lola nila. Kaya nga, sir, yun nga eh. So, sinasumbong ang depensa nyo dito, lambing nyo lang yon, tama ba? Oo, sir, pero dito naman kami. Nilalambing nyo nga, tama ba? Oo. Lambing ang paghawak sa ano? Sa dibdib. Dito yung mama niya. Pag umaalis pa sila mama ko, ginagawa niya po yun. Oo, hindi daw sa harapan eh. Hindi daw sa harapan ng magulang nyo. Sabi nyo, kapag pinapagalitan sila, nilalambing mo lang para maalis ang bagot. Rapital po, kinireklamo daw po. Hello? Ha? Hello? 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 Sino ito yung kasalita? Sino po ito, ma'am? Si ma'am Melanie na po ito? Opo, sino po ito? Ma'am Melanie, si Attorney Gabriel Ilaya po ito ng Wanted sa radyo, no? Ma'am, nagre-reklamo ang anak nyo
Si Queen, inireklamo ho si Mr. Alan Barot. Yung kinakasama. Minomolest siya daw sila. Ha? Minomolest siya daw ho sila, ma'am. Paano minomolest siya? Hinahalik. Nandyan po ba yung bata? Nasa kabilang linya po, andito. Nagsusumbong ho. Saglit lang po ha. Pupuntahan po namin dun sa akwan kasi. Saglit lang ho, ma'am. Magandang kwan yan. Hindi, mag-usap muna po tayo, ma'am. Mag-usap muna ho tayo. Huwag niyo muna humpuntahan. Hindi po. Pupuntahan po namin muna yung kwan. Ma'am, huwag niyo na. Hindi maganda yung ganyan na ano. Hindi, ma'am. Ma'am Melanie, kumalma muna kayo kasi vine-verify nga ni Attorney Gabs. Nasa linya naman natin yung MSWD o kinakausap kayo, tinatanong ho kayo. Kausapin muna namin yung bata. Hindi, ma'am. Bakit ganyan? Hindi, ma'am. Delikado na ho masyado hindi, yan. Hindi, tumawag na lang po wag kayo. Huwag kayong lumapit muna sa bata, ma'am, kung isasama nyo lang din si Alan. Hindi, ako ang kwan. Hindi, ngayon tatawagan ko rin lang yung lola nila. Hindi, kakausapin muna namin yung bata. Hindi, ma'am. Bakit ganon? Ako mismo, nanay ako, paano minomolest? Ginagawa ko pag umaalis kayo, pag pumupunta kayo sa palengke. Ha? Hindi ko lang sinusumbong sa'yo. Yung isang araw, ginawa niya na naman yan, yung umalis kayo. Kakausapin ko ng personal. Delikado na nga ho para sa mga bata. Kaya nga ho tumawag dito. Delikado? Nandito pa yung isa. Ayun na nga po. Balak nga rin po namin pasamahan dahil lang si Queen ang sinasabi, si Princess daw ay umamin na sa kanya na minolesya din siya. Ipapakuha nga ho sana namin, ipapadala sa lolo at lola. Kasi delikado na ho yan, ma'am. Tumawag na po yung lola kanina na ganyan nasasamahan. Tapos ganito yung namin na tumawag bigla ang attorney na kesyo-kesyo ganyan. Ayun nga po, ma'am. Very serious po ang allegation. Hindi po ba kayo naniniwala sa anak niyo, ma'am? Sige, kausapin niyo po yung asawa ko. Pero sige, ma'am, po. Kayo po mismo, ma'am, hindi po ba kayo naniniwala sa allegation ng anak mo? Diba yun po ang gusto ninyo? Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Meron naniniwala po ba kayo sa anak niyo? Oo o hindi, ma'am? Sa mga anak niyo, ma'am, kasi hindi lang po si Queen, pati si Princess. Hello, ma'am. Hello, Sir Alan. Hello, sir. Okay. Sinasabi nyo kanina na nilalambing nyo lang yung mga bata. Kahapon yan, sir, kasi napagalitan sila, nakasimangot. Tunan ko lang yung Uy, sinabi kong ganun. Kasi parang may mga chat ko siya, may boyfriend. Nung nadaanan ko siya, pupunta ako ng magugas ako ng kamay. Pakis nga, Queen. Sabi ko, hindi ko naman sinaswag. Parang joke ko lang yan kasi nakasimangot nga lagi dito yan. Opo, pero sir, sa tingin nyo, ano po ang rason kung bakit mag-iimbento ang bata? Nasanay na silang magkikis pag umaalis. Kahapon lang, binira ko, pakis nga, Queen. Ganun lang. Opo. Sinakwan ko lang sa tiyan niyan. Bisan, naakbayan ko, parang lambing ng bata. Aakbay-bay, hawa ka mo yung dibdib, aakbayan. Ay, takuan yung sir, hindi naman ako nakaharap. Takuan lang, nakatamaan lang, siguro. Kasi papunta rin ako ng labas, nagsasyap. Ginagawa mo, tumaat sila. Nag-uusap ako, bisan, natawag ko yan, Queen, kape, ganon. Oh, tatawagin mo ako, ganon. So, sabi mo, pakis, magwala sila, ganon ginagawa mo. Eh, oh. Siyempre nakasimangot siya, parang lambing ko na rin yan. Pero pag lalambing ka yun? Sir Alan, kapag sinasabi yung pakis, sa'yo hinahalikan? Diyan lang sa may batok lang, sir. Parang kwan lang. Batok hanggang leeg? Hindi, depende naman. Kwan lang, 2 times ata, 3 times lang, sir. 3 times yung palang ginagawa, yeah. Nasabihin pahalik. Magkwan ako ng kiss, parang panglambing ko lang sa kanila. Lambing ba yun? Nakasimangot sila, ganyan. Lalambing niya, hindi mo magawa sa harap nila, mama. Ang depensa kasi ni Alan, ano, sinasabi ng stepfather mo na lambing niya lang daw yon, ginagawa niya daw sa harapan ng magulang, sa harapan ng nanay mo. Kasi nagkikis sila sa akin pag umaalis, pag nagpapaalam, kagaya kanina, ewan ko kung kanina, umalis siya, nandito kami lahat, nagkiss siya. Binigyan ko pa ng pera niya. Kasi ako umaalis ako. Sa tingin nyo, sir, ano ang rason bakit mag-iimbento si Queen ng ganito ka bigat na allegation laban sa inyo? Wala naman ang alam, sir. Dito lang kasi medyo stricto kami dito kasi kuminsan. Kasi kuminsan nalulun lang sa cellphone, yung module, napapabayaan. Tapos napapagalitan namin kasi yung module, inaabot na ng 1 month. Sir, ang allegation ho sa inyo, sir, hindi ho yan, sa tingin ko ho, ano, hindi iimbentuhin ng bata yan para sa ganung rason lamang, no? Kung sinasabi nyo inosente yung mga pahalik-halik nyo, nababastusan ng bata, may utak na po yan. 13 years old na yan. Hindi naman.
ugali rin nila nagkikis din dito pagka umaalis. Opo, sir, iba yun. Iba yung mga, iba yung mga ganong halik, sir. Pero yung halik na halikan nyo sa batok, halikan nyo sa leeg, hawakan nyo yung dibdib, sir, iba po yun. Pamumulesa na po yun. Hindi naman, wala naman ng intention na ganun, sir. Wala ho kayong intention na molestahin habang hinahawakan nyo yung dibdib? Hindi, nasasagi lang yun, sir, kuminsan. Anong nasasagi? Ginagawa mo yung pagwala sila? Kasi hindi mo kami pagandan sila? Mag-usap na lang kami, sir, ng kuhan yung mama nila. Sa ngayon kasi, ang gusto ni Queen mangyari, kunin dyan yung ate niya. Dahil, sir, apparently, nag-open up na tong ate niya na namolestan nyo na rin daw. Ano bang nangyayari dito? Napag-usapan nila magkapatid yan. Si Queen, isang taon niya nang dinadala to. Buti at nagkaroon siya ng chance nung pumunta siya sa lolo at lolo niya para makapagsumbong. Wala naman ganun, sir. Sir, ang sinasabi po dito, yun nga, na inahawakan nyo yung dibdib, hindi sagi-sagi lang ang sinasabi nyo. Hindi, pag dumadaan kasi, mahilig kasi ako magkuhan ng chance, sir, yung parang kalabitin lang ng gano'n para makuhan, nadadaan ako, ganyan. Sir Alan, ganito, no, naka-standby na sa linya natin at nakausap na natin yung barangay at yung MSWD o mga kapatid. Ipapareskyo na po natin to. Ma'am Lapitan, magandang hapon po. Yes, attorney. Apo ma'am, attorney Ilaya po ng wanted sa radyo. Ma'am, kung narinig nyo po kanina, no, meron pong serious allegations itong mga minors natin. Si Queen, na 13 years old pa lamang, laban sa kanyang stepfather na si Alan Barut. Ma'am, possible ho ba na makuha muna natin yung 16 years old, yung ate, sa bahay nila? Yung 13 years old, wala na dun sa bahay nila, Tony? Opo, ma'am. Nasa ano na po? Nasa lolo at lola, awa ng Diyos, nakabakasyon, kaya nakapagsumbong. Mm-hmm. So, ang nagsumbong sa inyo yung 16 years old? Yung 13 po, ma'am. Ay, yung 13. Opo. Okay, ganito na lang, attorney. Kung ngayon, pwedeng, tatawag ako sa police station. Opo. Kasi sila naman yung lagi naming kapartner sa pag-rescue. So, pwede namin i-pull out yung bata, meantime, then i-dalhin dun sa lolo. Apo. At the same time din, kukuha ng mga gamit dun sa bahay nila. Apo. Actually, ma'am, nasa kabilang linya din po natin si Captain, Police Captain Fernando Bagayan Jr. Oops. Si COP. Ang COP, opo. Ringing po ngayon. Pero ringing pala. Sige, ma'am. Kasi ganito, ang concern ko dito, ma'am, na ganito, may pumutok na ganitong issue, baka pwede nating i-pull out muna yung si ate, si Princess, 16 years old. Kasi ma'am, ang sabi po ng minor natin na si Queen ay napagkwentuhan na nga na namolestya daw siya. Hepe, Chief, magandang hapon po. Yes, sir. Good afternoon po. Apo, Attorney Ilaya po ng Wanted sa Radyo. Chief, yes, sir. Meron po dito nagre-reklamo laban sa kanyang stepfather, si Queen po, minor, na opo, siya raw po ay minomolestya ng kanyang stepfather. Yes, nasabi niya rin po, Chief, na yung ate niya ay nakapag-open up na sa kanya na once na namolest siya. Ang problema po natin ngayon, Chief, yung ate po ay nakasama ng tatay ngayon. Mm-hmm. Is it possible po kaya na mapapull out muna natin dahil hindi natin alam kung ano pwede mangyari po, especially may ganito na. Opo. Ibibigay po namin off-air lahat sa inyo para ma-rescue na po natin yung bata. Lahat po ng detalye, yes, kung saan po kinaroroonan po ni Queen at ni Princess po para po matulungan po natin mapa-rescue na. Okay? Yes, ma'am. Salamat po, Cap. Queen, pwede ko ba makausap si Lolo at si Lola mo? Hey. Hello po, sir. Apo, La? Po. Apo, magandang hapon po. Attorney Gabriel Ilaya po, wanted sa radyo. Magandang hapon din po. Apo, ma'am, paano ho nag-open up sa inyo itong apo niyong si Queen sa ginagawa sa kanya ng kanyang stepfather? Ay, sinabi niya po, Sir Nakwan, sa chat po, nasabi niya, Mami, pwede bang punta muna ako dyan sa inyo kahit 1 week po, sabi niya, sa bahay niyo po, sabi. Bakit apo, sabi ko, basta po Mami, meron po akong sasabihin, sabi niya. Ano ba kasi yon, sabi ko. Basta po, Mami, pag dyan na lang po sa ibahay niyo ko sasabihin, sabi niya po. Opo. Tapos kinuha niyo na ho? Opo, kasi magluluto sana po yung asawa ko po. Yun ang pinaalam ko sa mama niya po doon, na magluluto yung asawa ko po, ipapaalam ko si Queen sa mama niya. Okay. Dahil wala po akong kasama dito sa bahay pag magluluto tong asawa ko po, sir. Opo. La, ano ko lang po, linawin ko lang po, ano? Kayo po ay lolo at lola sa father side nila, Queen, tama po? Opo, anak ko po yung papa niya po. Apo, asan na po yung papa nila? Ay, pinatay po sa San Luis po. Ah, so patay na po ang anak nyo. Opo. Okay, sige. La, ano po ang gusto nyo mangyari sa lahat ng ito? Dapat nga, kung kaso yun.
Actually, pwede po. Acts of lasciviousness po 'yan na committed against a minor, especially 12 years old. 12 years old pa lang po nung ginagawa. 13 siya ngayon, pero sabi 1 year na daw. So mga 12 pa lang ginagawa na sa kanya, no? Sir, ang depensa nyo kanina, bago tayo mag-break, mag-quick break, ang depensa nyo, lambing lang, tama? Oo, sir. Oo. Okay. Ang tanong ko ngayon, sir, sa tingin nyo po, anong motibo ni Queen? Bakit niya sasabihin ito, ba't magagawa siya ng ganito kabigat na kwento laban sa inyo? Hindi, kinapapagalitan din kasi namin yan. Tapos nasusungitan din ng mama niya. Tungkol nga dito sa laging magse-cellphone, hindi nakakam yung trabaho, mag-urong. Sir, sa tingin nyo po ba yung ganong rason, yung pagkapagalit, yung pagsusungit? Sir, enough po ba yun na rason? Ganon ba kagrabe? Mangyari na rin kasi yan noon, sir. Yung anong taon ba yun na nagbakasyon siya din ng taon pa lang siya? Anong taon yan? Sinatchat na yung mama niya na masasakit. Nagulat din siya noon. Wala kang kwentang ina, ganun. Pero sir, inaamin nyo sir na hinahalikan nyo talaga sa batok, leeg? Hindi ko pinitilit sir. At kung kuan. Pero hinahalikan nyo? Hindi. Pagka gusto rin niya, pagka kuan siya, kiss lang naman, sa buhok naman tumatama. So sir, ang sinasabi nyo, hinahalikan nyo pero lambing lang. Tama ba? Oo sir. Pero hinahalikan nyo? Hindi. Pinapaalam ko rin sa kanya. Pakiss nga, ganun lang. Kasi gano'n din naman sila, pagka kuan, bigla na lang sila nagkikis sa akin, pagka magpapaalam, minsan naso-surprise pa ako, aalis na lang pala sila, yun na yung paalam nila, dapat pag nagpaalam, after 1 hour or 1 day, gano'n din ang kuan niya. Paano nyo pinapaalam, sir, exactly? Paano kayo nagpapaalam, sinasabi nyo? Yung medyo, malakas na boses, kuan, pakis, gano'n na. Nagpapakis naman lang sa inyo? Meron na, nagpakis din siya. Yung pero sa hapon, maalala ko, magkasalubong kami. Yung aligasyon... Well, pakis niya, ganun lang naman. Yung aligasyon, sir, sa laban sa inyo na hinahawakan nyo raw ang dibdib, lambing pa ba yun? Ay, hindi. Kuminsan yan pagka kunwari, nabangga niya ako, o kaya nabangga ako, sir, careless kasi yan, sir. Kahit ka sabi mo, minsan nga, papalisod ka pa niya. So, nasasagi nyo lang, ayun ba ang sinasabi nyo? Oo, parang saan lang. Kuminsan, pagka kagaya nung naipit ko siya ng sopa, naglalatag kami ng putso, naipit ko siya ng sopa. Ay, sorry, ganun. O, ganito, sir. So, ayan ang depensa nyo, no? Sir, tapatin ko kayo, sir. Sa ilalim po ng batas, ang mga minor natin, sir, presume po yan na hindi magsisinungaling, sir. Especially sa mga gantong bagay, sir, ang mga sasabihin ng bata ay sobrang... life-changing yan. Kaya yung kuhan dyan, sir, yung nasulsulan, ang tawag yan, durugan, ganyan. Sinasabi yung nasulsulan. Yung nautusan, ganyan. Sinasabi yung nasulsulan pa ng lolo at lola, tama ba? O kaya baka may galit siya dun sa mama niya. Eh, ang sabi naman, sir, si Queen mismo ang nag-message sa lola eh. Si Queen mismo ang nag-message, nagpapapull out dyan. Para makapagsumbong. Dahil nga lang, isang araw nga lang daw, sir, inano nyo na? Minulest sa nyo? Hindi. Pakis lang. Sabi ko kahapon lang, sir. Sir, yung mga ganyan kasi, lang. Busy sa telepon. Hindi naririnig. Kapag ganun yung kwan ko, tumaas yung kwan ko. Sir, pakis nga. Ganun lang naman. Ayun, naririnig na ko. Lilingon na. Sir, hindi nyo ba napapansin na naiilang ang bata kapag nilalambing nyo ng ganon? Sir, yun din naman kasi ang kwan nila sa akin, sir. Kikis din sila kung totoo. Kasi sir, yung mga ganyang lambing, may binabagayan yan sa mga bata, oo. Pero ito, may mga utak na to, sir. At tingin ko naman, nararamdaman yung hindi sila komportable kapag sinasabi nyo yan. Yung mga pakis-pakis na yan. Si Princess, dadalin muna po sa lolo at lola hanggat may ganto. Maliwanag po? Dahil po, ayon kay lolo at lola, pati kay Queen, balak ko nila magsampa ng kaso sa inyo. For ano po, acts of lasciviousness done on a minor. Sa tingin ko po, sir, no, kung pinapagalitan nyo siya para sa pag-cellphone niya, hindi ho enough na rason yon, sir, para gumawa ang bata ng gantong kwento. Ano? Yung ganto kalaking kwento. Siguro, sir, mapapaniwala pa ako kung sinabi lang ng bata, pinapalo nyo siya ng matindi. Yun, pwede. Pero yung ganto, nasasabihin niya, sir, na minomolestya nyo, medyo ano yan, sir, medyo mabigat na aligasyon yan, sir.
Ngayon, kung sinasabi nyo po na kayo'y naglalambing lang, maaari nyo naman pong erase na depensa yon. Ganyan ka ba talaga, Sir Manlambing, sa misis mo? Kay Ma'am Melanie, ganyan ka din? Anak ko na isa. Ha? Mga apo po. Mga anak ko. Hindi, kay Melanie, ganyan ka din? Oo, oh, malalambing ko to. Kung ito sa anak buhay. Ilang taon na po ba kayo, Sir? 49. Okay. Ilang taon na po kayo magkasama niya, no? Ni Miss Melanie? 8 years, okay. Yan yung paglalambing na yan, may binabagayan po yan. Sa mga bata lang yan pwede. Ito, medyo matanda na ho to, dalaging ding na to. At hindi na siya, hindi niya na gusto yung ginagawa nyo. Noon kasi sir, mayroon din kung yung bata na yan. Mayroon kung may galit sa naman na noon. May galit sa inyo ang bata? Ang sinasabi niyo ho sir, may galit siya sa nanay niya, tama ba? Oo, sir. Eh bakit kayo ho yung ginawa ng kwento? Hindi ko saan. Siyempre, magkakamtikan mo nito pagka diba, isuspended yung cellphone niya. Kasi 1 week, ganyan. Yung huli nga nito, 1 month. Kasi yun nga, napabayaan yung model. Kinausap ko na lang ito. Ibigay mo na. Kasi naman nagmumukmuk. Kahit first offense, binigla mong 1 month. Sir, umiiyak ho ang bata dito ngayon habang sinasabing minomolesta nyo siya. Tingin nyo ba, paghihigante lang yan dahil kinuha nyo yung cellphone niya na isang buwan at pinagpapagalitan? Oo, oh, halos araw-araw ko din na nagsakon niya, nagsakon namin yung pagka-cellphone niya. Queen? Hello po. Galit ka daw sa nanay mo dahil pinapagalitan ka? Wala naman po akong galit sa kanya at saka hindi po yun yung rason para gawan ko siya ng kwento. Oh, sinasabi niya rin dito na nasulsulan ka lang daw ng lolo at lola mo. Ba't nila ako susulsulan? Eh, kakasabi ko lang. Na ano? Sabi ko lang sa lola ko nung isang araw, kaya ako pumunta dito. Oo. Sino nag-reach out? Lola mo at lola o ikaw? Ako po. Oh, sinasabi lang niya, sinasabi lang ito ni Alan, ay, yun nga, naglalambing lang daw yon. Totoo bang nilalambing ka niya? Hindi po. Kasi hindi naman na po ako bata para gawin niya. Hindi na yung paglalambing. Tama. Tama yon. Mga ilang beses tansya mo ginawa to sa isang taon sa'yo? Tansya mo? Maraming beses na po. Oh, grabe naman. Lagpasampo? Grabe ka naman, friend. Yung ganyan naman ang kwan mo sa akin. Sir? Lo, magandang hapon po. Lo, magandang hapon naman po. Lo, kailan nyo ho nalaman tong ito, yung pinagdadaanan ni Queen? Ngayon lang po. Paano nyo? Napungunta po sa hay. Paano nyo po nalaman, Lo? Eh, siya lang na po, nagdesidido na pumunta dito. Tapos sinabi na ganoon. Ano po naging reaction nyo, Lo? Siyempre, nasakit ka. Anong gagawin ko ay alas? Gusto kong mangutang niya buhay pag ganoon. Apo, Lo. Ano ho ang gusto nyo gawin, Lo? Ano ho ang gusto nyo gawin dito kay Alan? Eh, kasuhan natin. Yung lang naman. Sige po, Lo. Pwede ho natin gawin yan, Lo. Ang gagawin natin para kon. Eh, dapat ako magkasala. Apo, Lo. Huwag nyo hong dadali ng batas sa inyong kamay, Lo. Tutulungan ho namin kayo kung yun ang gusto nyo mangyari na magsampo. Yakis na nga nga lalaki. Tatay, Lolo, ano pong masasabi po ninyo, Lolo, sa mga sinasabi po ni Alan? Dahil base po sa kanya, nagsisinungaling daw po ang inyong apo na si Queen. Ano pong masasabi nyo doon, Lolo? Wala kong sabihin niya yun. Bakit daw kawalang yung sinasabi niya ngayon yung apo ko? Lolo, Lolo, nasa kabilang linya po si Sir Alan. Kung gusto nyo pong kausapin, naririnig po niya kayo. O ano, sabihin niya kung ano gusto niya. Sir Alan? Pinaktiwala namin yan. Hello po. Umalis na. Mama po ni Queen ito. Sige, nakalod si Queen. Ah, si Melanie, okay. Attorney. Ah, Miss Melanie. Pwede po ba dun sa lolo nung bata? Okay. Hello. Hello. Tinanong niyo ba si Queen kung ano talagang nangyari? Kung ano sa talaga ang totoo? Kung meron ba siyang ebidensya talaga na minolas ka siya? Ako, nakikita ko lahat ng mga kilos nila dito. Minamasama pala niya yung paglalambing at pagtanggap sa kanya rito. Ngayon, ang nagpapabasulan. Tawang tabok dito, may di anak mo to. Oh, kaya nga, pala, ngayon, nag-ano kayo na hindi ko kayo pagbibintangan, nakarating dito sa media. Oh. Nagtanong ba kayo sa akin? Kami tayong iparating dito. Inanong nyo ba sa akin kung ano talagang nangyari? Dinareksyon nyo agad? Hanggang sa kami nila, agad sa saw, may katawi. Okay na. Talaga matala, di ta? Mukutawi. Hanggang sa kami tayong nagdirektata, di ka mo disin, no?
Nakapagbibita ka na, tawag sa mong bitaw. Ganyan to. Hanyo kay nga amot, eh, talaga nangyari. Ipulpulong yung tinidya nga, Kwan. O, anya nga itaktag. Agpaiso ba? Nakuan, no, anya kaimbaga na datang nga ubing? Teka lang. Sige, huwag ka tayong magtalo, no? Wala naman tayong mga patunay. Umiiyak si Princess dito, hindi niya alam yung Kwan na yan. Tinatanong ko siya kung totoo o hindi. Wala daw siyang alam. Ma'am. Ma'am, kayo naman po tanungin ko, ma'am. Ma'am Melanie, tanungin ko po kayo. Iyan yung mga narinig nyo sa sinabi ni Queen, ma'am. Ano ho ang mga ano dyan? Nakikita ko po kung paano lambingin asikasuhin ng asawa ko. Kasi tinuring niyang, talagang tinanggap niya na anak niya. Ginagawa niya. Naring niya lang sa kanya. Tapos ganyan pa yung paglalambing. Yung pag-aano lang sa kanya, ganyan nga, na hindi na ano't lagi ko napapagalitan. Kasi nga dyan sa pagsa-cellphone na ako na wala na ang pag-aaral dahil nakatutok na sa boyfriend. Ano pang gagawin ko na bilang nanay? At siyempre, papagalitan ko yung asawa ko yung dinedepensahan niya. Kung minomolest siya po yan, hinawakan ba yung dead niya, yung pet niya? Hinawakan niya daw po ang dibdib, ma'am. Mahinig din kasi mga labit ng asawa ko pag Kwan, yung parang lambing niya na sa mga ano, kahit kanino na ano. Hindi naman na panglalambing yun. Wala kayo, iba na ginagawa niya. Hindi na panglalambing yun. Si Queen. Bakit hindi mo sinasabi? Tapos dadiretso ka dito sa Kwan na to. Pagkalikod mo lang, Kwan na kagad yung kahiyan na kagad yung ginagawa mo. Dunulit mo na naman. Ma'am Melanie, kaya nga hindi nakakapagsumbong yung bata dahil tignan nyo, pinapagalitan nyo yung bata. Paano magsusumbong yan sa inyo? Paano nga po kasi pinapagalitan yan? Kasi nga po may kasalanan. Hindi naman sila papagalitan kung walang kasalanan. Sige ho, teka lang ho, ma'am. Kung tama yung mga ginagawa nila. Okay, Queen. Tinatanong ka ng nanay mo. Hinawakan daw ba ang dibdib mo at pati yung ari mo? Opo, nahawakan na po. Ginawa niya po yun yung wala sila mama. Ilang beses na. Ano? Hindi ko dinasabi kasi hindi ka maniniwala dyan ay nakakasama mo. Dyan lang rin kakampihan mo. Ilang beses, saan mismo hinawakan? Dibdib, nahawakan? Opo. Ari, nahawakan? Opo. Ilang beses? Maraming beses na? Maraming beses na po. Pinapasok pa yung daliri sa ari mo? Hindi po. Hindi. Pinapahawakan niya ba yung ari niya? Opo. Pero hindi ko po hinahawakan. Okay. Pinipilit po na ipahawa. Maraming beses. Sa tuwing minomolest siya ka, pinapagawa sa'yo yun? Opo. Okay. Ma'am Melanie. Ganyan ko kasi naka-stay ako dito sa bahay. Hindi ako lagi umaalis. Uy, pupunta ka ng palengkid. Matagal na yan. Nung nagluluto pa tayo, ginagawa na yan. Tuwing umaga noon, pag aalis sa palengkid, pag hindi ko na sa tabi ko na siya, ginagawa niya na yan. Queen, nawala yung nanay po. Pinatay po ni Melanie. Eto, sinasabi ng nanay mo at ng stepfather mo, ano na daw? Nagbo-boyfriend ka daw, kaya sinasabi mo lang to dahil lagi ka daw napapagalitan. Yung boyfriend ko po, malayo po, hindi pa po kami nagkikita. Nasa Bulacan po siya. Yung boyfriend mo? Apo. Pinagsabihan mo ba yung boyfriend mo? Sino pa nakakaalam nito? Yung boyfriend ko po, tsaka yung mga lola, yung lola tsaka lola ko po. Sa mga kaibigan mo, sinabi mo ba? Hindi po. Sa boyfriend ko lang po, kaya siya po yung nagsumbong sa inyo. Okay. Yung boyfriend mo, matagal lang alam? Apo. Anong sinasabi ng boyfriend mo? Sinasabi niya po na sabihin ko po sa kanila, pero sabi ko po, hindi po. Okay. Sa nanay mo, hindi kailan, hindi mo naisip sabihan? Hindi po. Okay. Kasi alam mo nga ganito mangyayari, ano? Na magagalit lang. Ito, pinagalitan ka pa eh. Loko-loko din to nanay mo. Hindi lang ito wala eh. Oo. Sige, gusto mong kasuhan? Opo. Okay, pwedeng-pwede yan. We will help you. Okay? We will help you. Ganito gawin natin, ipasamahan natin magpa-medical legal. Sige po. Sige, yung si Queen, ano? Sige, pero ang pinakaunang gagawin natin, kunin muna natin si Princess doon. Kasi umiiyak na nga daw. Umiiyak na, siguro natakot din, di natin masabi. So, kung gusto niyo, kung balak niyo mag-file ng kaso, andito kami, tutulungan namin kayo. File tayo laban sa stepfather niyo. Tapos, ipapa-medical ka rin namin. Okay? Opo. Okay. Sige. Sige po. Queen, wag niyo ipababa yung linya, no? At kakausapin kayo nila ng mga staff sa likod. At pasasamahan din namin kayo sa reporter. I-schedule natin yan, okay? Opo. Oh, sige.